Okay, what's up riders? Welcome back dito sa aming channel dito sa Dora DeFi Gaming. At itong ating gagawin ngayon is babalikan natin to sa SLP. Medyo na-excite ako ng konti dahil may nakikita tayong bullish indicator. At actually nakakita na tayo ng bullish indicator. Marami tayong nakita ng bullish indicator. So dito sa ating RSI, stochastic RSI, parang mag-bounce siya ulit papunta ang overbought. And once na na-reach niya yung 100, magkakaroon tayo ng pullback, medyo pullback, and hopefully mag-grind siya dito sa taas, no? Mag-grind siya dito sa taas, maglaro siya dito sa taas. Aba, naglalaro hanggang sa makarating itong ating RSI dito mismo sa taas na. So and then itong ating William din. So ito pala yung William R. So itong William R, once na hit niya yung 100 or yan, once na hit niya tong linya na to and magkakaroon na ng movement na pullback. So ganun usually nangyayari yan. Itong RSI natin, medyo wala pa naman siya sa overbought, nasa consolidation area pa rin siya. Ito. Nasa consolidation area pa rin siya. And just want to remind you guys na I'm not a financial advisor. Huwag kayong, itong nga yung ginagawa is my personal opinion. My personal opinion lang to dito sa aking pagbabasa sa market. Huwag kayong magta-trade. Magbebenta, bibili based sa aking mga sinasabi. So, tanggalin natin tong RSI, tanggalin natin to stochastic, explain natin yan, tanggalin na rin natin tong William R. Ito William R, madali basahin yan. So, usually, pag na-hit niya na tong overbought area na to, yan yung dash line na yan, and minsan, bumababa na siya. Hindi na siya yung usually na nag-grind na pataas, baba na ganun. At ito yung pinakagusto kong indicator riders na. So itong ano natin, so itong MACD natin. Itong MACD natin, medyo maganda na rin yung galawan, no. So hopefully moving to ma-break niya tong negative na area na to, makarating na siya sa positive. And sa tingin ko makarating talaga siya sa positive dahil ito yung pinakagusto ko talaga. Ito para. So masyado magulo tong aking chart, no? Maraming linya. Ganyan tayo mag-chart. So simula pa lang nung ating pag-review dito sa SLP. Ganyan na tayo kagulo. Ito ang pinaka-gusto ko dito. This alligator. So nag-cross na yung green sa red and yung red sa blue. That's so bullish na yan. Sobrang bullish na indicator na yan for me. And usually kasi pag nagko-cross yan, nag-uptrend na ng tuluyan talaga to. So nagtutuloy-tuloy yan na ganyan. Tutuloy-tuloy siya na ganyan. Yan. So ganyan usually na nangyayari dyan. At isa pa, no? Nag-create na tayo ng lower highs. Yan, lower highs. So meron na tayong 1, 2, dalawang lower highs na. Meron na tayong higher high. So, and sa tingin ko na mabe-break niya ulit itong resistance dito. Mabe-break niya itong another resistance niya para mag-create ng another higher high. So, medyo bullish na yan. At ang aking target. Target for this, sa tingin ko, mabe-break natin yung ano. Mabe-break natin yung, makakarating tayo ng 12. So sa ngayon ang price ni SLP is 4.56. Ito ang isang aking isa pang indicator, no. Punta tayo dito sa CoinGecko. Napakadali lang nito. So kung titingnan niyo to, nandito tayo sa 24 hours. So usually gap trading ang ginagawa naman dito. So dito may gap tayo dito. Ayan. Around 4.38. Ayan, 4.38, pero dati nasa 3.20 something yan. So ibig sabihin, magkakaroon pa ng isang flash crash. Sa tingin ko magkakaroon ng flash crash. O kaya kung hindi flash crash,
flash crash, mababalikan natin to siguro sa bear market. Hindi natin alam kung kailan yung magiging bear market, pero sa tingin ko mababalikan yun. Kung hindi sa bear market, so hopefully magkaroon lang ng flash crash. Iba kasi yung flash crash eh. Yung magkaroon ng death week na i-close niya lang yung mga gap doon sa baba, then aakit na ulit pataas. So ganun yung nangyari. Parang ito, parang hanap ba tayo? Wala kasi flash crash dito eh. So nangyari yan, nangyari sa XRP, nagkaroon ng flash crash. From 55 bumaba ng 38, ganun siya kababa. Tapos bumalik agad ng 50. Nag-close siya ulit sa 50. So ganun yung usually na nagkaroon ng flash crash. Death week, nag-death week yun. Medyo maganda mag-buy and sell yung kung matutsempohan yung mga gan. So ako ngayon ganun yung inaabangan natin. So ito may gap siya dito. Possible siyang bumalik sa 4.38. Pero sa tingin ko hindi pa sa ngayon. Kasi dito sa ating, yun nga sa trading view sa Investagram, eh nakita natin medyo bullish siya. So ito yung mga future. Sa future pa lang yan nangyayari. Tingnan natin sa 7 days. So sa 7 days ito, may gap tayo dito sa 3.33. Actually, may mas mababa pa niya. Pero, sa tingin ko, hindi pa niya mababalikan ngayon yan. Hindi pa niya ngayon babalikan. Sa mga susunod pa siguro na buwan, o kaya susunod na linggo pa, pero hindi pa ngayon. And, check din natin dito. So, dito, medyo madumi pa rin. May 3.33. So, nagtugma silang dalawa rito. So, 7 days o 14 days. Tingnan natin sa 13 days. Yan. Dito sa 30 days natin, 3.33 pa rin. Usually kasi nag-iba, di ba? Hindi pantay yung sa 7 days, merong 4 something. And ito yung maganda. Yan. Dito sa 90 days, so makikita ninyo, meron tayong may gap dito. Yan, may gap dyan. May gap sa somewhere 6.43. So yan, i-close natin yan. Samalamang, i-close na natin yan. And i-close natin itong gap dito sa 10, sa 9.10. At i-close na rin natin itong gap dito sa 12. So, sa tingin ko, mangyayari dito sa run na to is all the way up tayo hanggang 12. Pero hindi naman mangyayari dyan, na dire-diretso na big green candle na sunod-sunod. No? Hindi ganyan yan. Magkakaroon tayo ng mga pullback kasi nga yung RSI natin is nasa overbought area na. And yung William R natin is papunta na rin sa overbought area. And ito, 12 pesos muna tayo. Patingin ko pagdating sa 12 pesos, usually pag may mga gap na ganyan, may mga gap na ganito, nilalagpasan pa yan. So pwede mag 13, mag 14, then after yung 13, 14, saka magkakaroon ng another crash ulit. So ganun yung aking analysis na nangyayari. So bakit ako nag-base sa CoinGecko? Bag nakita ko kasi to, nag-crash tayo sa 3.22. Oh, mas mababa pa diyan, di ba? Ito, nag-crash pa nga tayo sa 2.91. So nakita ko 'yan eh. Nakita ko 'yan before nung nag-start ako sa Axie, maglaro ng Axie ng July. So, nag-start ako ng Axie sa July. Bandang July yan. Ang price ng Axie is nasa 7 pesos. So, dito kami ata nag-start ni Russell yan. Nandito kami. So, may nakita akong gap dito sa 3 pesos. Dito, somewhere dito yan. 3.68 ko ata nakita yon. So, sabi ko, bakit parang may gap dito? Then, may nakita pa akong gap din dito sa 6 point something. 6.80. May nakita akong gap dito sa 6.80. So sabi ko may gap dito. Itong 6.80, possible na balikan. Pero, ang in-expect ko na, nung nag-start kami dito, babalik siya from 7, babalik na siya sa 6. Pero hindi, nagdire-diretso siya rito. Nagdire-diretso siya, umakit siya ng umakyat. Hanggang sa narating sa 17. Nakarating tayo sa 17. Dito pala kami nag-start, 17. Ito na pala yung, ito pala yung July. July 2 kami nag-start. Sorry, mali yung ko. So, ayan. 6, nasa 6, nasa 7 kami nag-start nun. Then, yung nakarating ng 17 yan, hindi pa kami nakabenta, no? Kasi wala pang 15 days, bago nag-17 yan, Then, yun. Ang in-expect ko rito, babalikan niya yung gap sa 6.8, somewhere there. Pero, hindi agad siya binalikan kasi nga, umakyat siya, diretso. Hanggang sa binalikan niya, noong bandang September niya. Yan.
September na niya na-close yung sa 6.80. Ano, ito yung high dito, 6.80. Sabi ko, na-close niya yung gap na nakita ko doon. Hanggang sa, sabi ko, hindi na bababa sa trash na, pa-imposible na. Kasi napaka-in-demand ni Axie, napaka-ingay niya. Hanggang sa, ayun, binaligan pa rin pala talaga sa 3 point, sa 3 point something. Excuse me. Kaya ngayon, may gap tayo sa 3.20, 3.20 some 3.20, may nakita ko doon pero ngayon nawawala. So ganito kasi dito sa CoinGecko, no? Nawawala. And may mga charts sa tingin ko hindi ginagamit ito. And sa tingin ko hindi ganoon karami ang gumagamit dito sa CoinGecko. Kasi wala, hindi sila makapag-draw ng chart dito. Mas madami talaga nag-charting sa TradingView, sa Instagram, and sa other platform. More, kung gusto niya na mabilisan lang na analysis, pwede kayo mag-base dito kung sa mga gap lang yung pagbabasihan natin. Pero yung gap kasi niyan, hindi natin alam kung kailan i-close. Minsan within the day na i-close, minsan a week, minsan a month, minsan taon pa inaabot. Depende. Pero ang sa akin napansin ko, pag masyado nang maraming gap sa baba, usually kino-close yan ng mga pag halimbawa sa pag 1 minute chart, depende kung paano mo titingnan. Pag 1 minute chart, masyado siyang maraming gap sa baba, na-close yan within a day o kaya within a week, na-close yan na ganun. Pero pag yung pa-konti-konti lang, halimbawa isang gap lang yung naiwan diyan, na i-close yan siguro mga months, isang buwan, mahigit isang buwan, tatlong buwan, ganun na ho close yan. So ganun yung analysis ko ngayon dito sa market. So more on magpo-post tayo ngayon ng mga vlog natin more on mga gap trading tayo. So gap tayo ngayon para mas alam natin kung babalik pa ba siya doon o hindi, kung aakit pa ba siya, kung makakabalik pa ba sa price na naipit tayo sa taas o makakapag-buy pa tayo ng maganda sa baba. So, ganun lang muna. So, sa lahat ng mga bago dito sa aking channel, don't forget to subscribe this channel, like this video, and comment na rin kayo may mga questions kayo. So, that's it. May mga nag-chat sa atin, no? Mga scholars natin. Sa mga nagtatanong kung paano maging scholars dito sa ating, sa ating Dorite DeFi Gaming. So, usually, like, mga kinukuha na namin ngayon yung mga may idea na, may experience na, o kaya yung mga nagre-research about sa Axie. So, mahirap kasi, nahirapan na kasi kami mga kumuha ng mga newbie, tapos, hindi na kukumpleto yung quest. Yung quest na lang kukumpleto, hindi pa na kukumpleto. And, medyo masakit sa ulo para sa amin yun. And, kung may streamer ka din, mas malaki yung advantage mo na makuha ka namin. Marami, may mga nakuha na kami mga scholar dahil sa mga subscriber namin sa YouTube, mga followers namin at yung mga legit na followers, yung mga hindi talaga kami tinantanan. So shoutout kay John Ben, kay Angelo, yan yung mga masusugid. Si John Ben, nakadalawang account na yan. Si Angelo, hopefully mabigyan namin ng pangalawang account. And may mga bago kaming streamer, si Anjusir, si Jules, si Cram. So yan, may mga nakukuha tayong mga scholars. And may mga parating pang scholars na makukuha. So that's it muna for today. Maraming salamat. God bless. Stay safe. Don't forget to subscribe. Check natin kung nag-adjust na ba. Hindi pa rin. 4.55 pa rin siya. Pataas pa rin tayo. And that's it. God bye. Bye bye.